liwanag sa dilim. Ito ang nasabi ng mga pamilya ng mga biktima ng EJK matapos i-anunsyo ng prosecutor ng International Criminal Court ang hiling nito, ang investigasyon sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Pinag-aralan ni ICC Prosecutor Fatou Binsuda ang mga reklamong ihinain ng mga pamilya at human rights groups noong 2018 sa ICC. Nais nilang maaksyonan ang tinatawag nilang crimes against humanity bunga ng drug war ni Duterte. Nagsalita si prosecutor, ano bang pangalan nun? Mahirap bigkasin eh. Siya na, yun nga. Ang saya kasi parang yung lahat ng expected namin na dito sa Pilipinas na sinubukan namin lahat ng dapat puntahan, eh walang nangyari. Hindi man talagang yung pinaka maparusan, agad-agad yung pumatay. Yung, meron ka man lang na yung sino yung nagpasimuno, na sino nagpalakas ng loob. Kasi wala rin naman lakas ng loob yung mga yan kung hindi rin dahil sa kanya. Sa inilabas na 57-page preliminary examination report ni Binsuda, sinabi niyang may sapat na batayan para simulan ang investigasyon laban sa widespread at systematic na pagpaslang kaugnay ng Auckland Tukhang na kumitil sa buhay ng higit 12,000 na Pilipino. May nakita ring pattern sa mga pagpaslang kung saan laging sinasabi ng mga pulis na nanlaban daw ang mga biktima. Ang ganitong pahayag ang nagpapalakas ng loob ng mga nanay ng drug war victims. Nakasilip na tayo ng konting liwanag, na yung liwanag na yun ay patuloy na yun na magliliwanag pa kung magtutulungan, magsasama-sama, at yun nga, magsalita ng galing sa kalooban, ng galing sa karanasan para mas mabuo yung ating pinaglalaban na hustisya. Ayon sa ICC prosecutor, dapat investigahan si Pangulong Duterte na hayagang nag-indoso ng mga pagpaslang kasama sina dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, Justice Secretary Minardo Guevara at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. What's next after nitong report ni ICC Prosecutor Binsuda? Pakinggan natin si Attorney Cristina Conti, isa sa mga abogado ng grupong Rise Up at tumulong sa pagsasampa ng reklamo sa ICC. Inaasahan namin dito sa investigation stage na kung bubuksan, no, kung papayagan ng pretrial chamber, na manghihingi pa yung OTP o kaya yung mga judges ng dagdag ebidensya. It's a matter of time, di ba? Pero also, it's a reflection of how grave the case is, considering that the prosecutor found probable cause in a short period of time using readily available evidence without any cooperation from the state. Dagdag pa ni Attorney Conti, kahit pa iginigiit ng Duterte administration na hindi ito makikipag-cooperate sakaling buksan ang investigasyon ng ICC, may mga pamamaraan para matuloy ang investigasyon. At posible itong dumulo sa paglalabas ng warrant of arrest sa mga taong papangalanan ng hukuman. Sa bahagi ng mga nanay ng Rise Up at ng Rise Up mismo, maghahanda talaga kami ng lahat ng maaaring papel ebidensya na isumite sa pre-trial chamber para i-convene na kailangan pa din talaga tituloy itong kasong ito hanggang trial. First step pa lang ito sa mahabang proseso ng prosekusyon sa ICC. Pero handa raw ang kaanak ng mga biktima na ituloy ang laban hanggang makamit ang hustisya. Paglaban lang din natin yung anong talagang dapat, kasi hindi rin naman gagalaw ang isang ganitong sitwasyon kung hindi rin dahil sa masama na isa lang naman ang gusto namin eh. Yung magkaroon sila ng hustisya sa hindi magandang kamatayan po nila.